Hi guys! Welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. Ito ay love reading for collective. Your energy for today. Okay. We have here this Five of Cups, King of Wands, Four of Swords. Kahit na dumadaan ka sa madilim na situation or yung mga situation na emotional ka, na mapait yung pinagdadaanan mo, may mga regrets ka, may mapanghinayang, nag-worry ka. Negative emotions yung nag-a-arise. Pero, with this Four of Swords, nakakatulog ka naman ng maayos, guys. Hindi ka nagkakaroon ng anxiety. Na? Nagkakaroon ka ng mga regrets. I mean, nagre-regret ka, may mga pinagsisihan ka, may mga pinanghinayangan ka. Yun. Possible it's your person, no? Pero kahit ganun pa man, hindi naman na-disturb yung pagtulog mo. Kumbaga, still nakakatulog ko pa rin naman ng maayos. So parang, hindi ka nagkakaroon ng depression or anxiety. Yes, may pinanghinayangan ka nga, pero kailangan mo magpatuloy sa buhay. Because this is you, the King of Wands energy. Hindi ka sumusuko. You're a person na continuous ka sa pag-achieve ng mga goals mo. You're a person na confident. May believe ka sa sarili mo. You're a person of fiery yung personality. May mga pangarap ka sa buhay. And possible may mga na-attain ka na. May mga na-achieve ka na, no? Dahil sa pagiging prosigido mo, determinado ka, masipag ka, hardworking, practical ka, courageous, tapang, good looking, no? And brave, no? Matapang nga. Yan. Passionate ka din. Ano ba itong pinanghinayangan mo? Clarification of the Five of Cups. Ano itong pinanghinayangan mo? Yung pag-effort. Yung pagiging impulsive. Yun yung padalos-dalos ka. Yun yung pinanghinayangan mo. Yun yung parang pinagsisihan mo na nag-effort ka. You do hard work. And we have here the Knight of Swords. Parang naging impulsive ka. Napadala ka sa emotion mo. Napadalos-dalos ka. And possible din, this is a person na hardworking, no? Yung hinayangan mo. And this is a person na parang magalitin. May pagka-immature pa. Sino ba tong person na to? Sinong person mo dito?
with a lover's card. The strength in this card and the eight of swords. Restriction. Merong restriction sa person na to na parang unable to make a move towards you na may naghahadlang. May pumipigil sa kanya. And this person ay nagluluksa. Hindi siya masaya, no, right now. Yung person na to ay parang pinipili niya na lang, no, na manatili sa kung saan siya. Dahil parang may pumipigil or possible siya din, no, pinipigilan niya din sarili niya. And possible with the lover's card, this is your soulmate. Kasi lumabas yung the lover's card eh. This is the one for you. Yes, with the strength card. This is a person, a strong personality. And this person, ay may enough strength to tame you kasi king of wands yung energy mo. You're a person na strong yung personality, like a lion, diba? Courageous and brave. Na mahirap pigilan, parang ganon. Pero, itong person could tame you. This is a person na may inner strength. Strong. Pero kalmado lang to, no? Pero mukhang nagluluksa yung person na to. Or nagluksa to. Noong may nawala sa kanyang person. Possible it's you. Pero, right now, itong person na to ay nahihirapan to. Emotionally din. Parang stagnant. Hindi siya pwede nga. Parang may bawal, no? Pinagbabawalan. Or parang mas pinili niya. Parang kumbaga nagsasacrifice siya. And this person ay parang walang freedom, no? Parang walang freedom yung person na to. To do what she really wants or he really wants. Kung ano yung talaga yung gusto niya. Parang nagsistay na lang siya. No? Parang walang wala siyang kalayaan, kumbaga. To do what this person wants, really wants, and kung ano yung magpapasaya sa kanya. Kahit na malungkot siya, kahit na malungkot yung puso niya, no? Kumbaga, dinadamdam niya na lang yun. Parang ganun. Pwede din na nilimitahan niya yung sarili niya. Dahil, possible, parang nakatali na siya. Parang ganun. Feelings ng person na to towards you right now. Feelings niya. Okay. The Sun in reverse and the Three of Cups. Sa ngayon, feelings niya sa'yo. Hindi siya masaya dahil may third party. Dahil, kumbaga, merong block. Merong hadlang. Kaya siguro nire-restrict niya yung sarili niya to come towards you is because of the third party. Kumbaga, tinitiis niya na lang na huwag na, no? Huwag na nga makipag-relasyon sa'yo or kumbaga, may restriction eh, no? Possible na siya din. Parang naglalagay ng restriction sa sarili niya. Kasi dahil sa third party. So, itong person na to ay parang kumbaga,
Nagpaparaya na lang siya. Kumbaga, no? Kumbaga, mas pinipili niya na lang yung masaktan siya. Kaysa sa may masaktan siya yung iba. Ang ganun. Parang sinusunod niya kung ano yung tama. Kahit nasasaktan siya. Pero mayroong ibang tao na kahit na mali pa nga, tinutuloy niya, no? Mayroong mga ganyang tao na kahit na wala sa lugar, tinutuloy nila. Dahil may mga tao selfish or gusto nila yung makapagpasaya sa, lang sa kanila. And then pag ayaw na nila, iwanan nila yung person nila. Parang ganun. O pagka na-realize nila na yun pala yung mali na, bumabalik na naman. Parang ganun. O diba? My third party. That's why. Parang siya na mismo yung pumipigil sa sarili niya. For sure. Sa side mo or sa side niya. Or both. Pwede din. Let's see kung anong feelings mo naman towards a person. Okay. Defensive. Defensive, protective kasi energy mo with this judgment card. Gina-judge mo nang malalim, maigi yung situation na parang minamahal mo yung sarili mo dito, may self-love kayo, no? Na parang kina-cut off mo na yung person mo sa buhay mo. Dahil nasaktan ka for sure. Yun. Feeling defensive ka. Ibig sabihin, nasaktan ka dito. Na-hurt yung feelings mo and with the Queen of Swords. Na parang naglalagay ka na ng boundary, healthy boundary. Nagiging unemotional ka na. Pero pinag-iisipan mo na maigi yung situation yung dalawa. Anong gusto mangyari ng person mo na to sa inyong dalawa? Maging stable. Everything is stable. Baga, yung mahalaga sa person mo yung stable. Yung possible, gusto niya yung walang third party, gano'n, no? Yung walang mga bawal, parang gano'n. Parang hindi bawal na pag-ibig. So, let's see. Kung anong gusto mo mangyari sa inyong dalawa, ng person na to. Ace of Swords and the High Priestess. Na magkaroon ng clarity yung person mo. Na connected kayo spiritually. Na meron kayong spiritual connection. Yun yung gusto mo ipa-clear sa person mo. Na connected kayo.
in a soul level, in a spiritual level, with this high priestess. Gusto mo magtagumpay. Gusto mo nang, okay, gusto mo nang new beginning. Panimula, hindi, no? Another new beginning sa inyong dalawa. So, anong gusto ngayon ng person mo na mga mangyayari sa inyo in the future? Oh my gosh. Balance of shit. Na ano guys, nawala nang ma left out in the cold, na kasi nahirapan siya eh, sa situation yung dalawa eh, no? Parang no choice siya kundi magparaya, parang ganun, or piliin kung ano yung tingin niyang tama kahit na nasasaktan siya, no? Kahit na ang totoo mahal ka nitong person na to eh, gusto niya nga magkaroon din ng pag-aayos sa inyong dalawa, that you will be together, no? And kapayapaan, peace. And as well as yung walang problema, walang blockages, mga ganun. And with this Five of Pentacles in reverse na, mag-heal na sa mga pinagdaanan niyang sakit or parang na-left out in the cold. Possible yung person mo hindi pa na-heal to, no? Sa mga pinagdaanan niya in the past. Pero, yun yung gusto niya mangyari dito eh. And to be with you, yun yung gusto niya dito. And possible gusto niyo nga magkaroon din ng chance sa inyong dalawa yun. Na in the future na may time. Kumbaga may tamang time that sa pagmamahalan nyo. No? Na maring in the future, hangad niya dito, no? Kung kailan may freedom kayo to be together. Yung ganon. Kung kailan pwede kayo, no? Sa isa't isa na. Kumbaga, yung kung talagang nakatadhana, no? Yun yung gusto niya. Tamang time na possible wala na yung third party. Ganun. Ganun. So, na magmahalan kayo ng totoo. May sinceridad. Yun yung gusto niya dito. Na, walang lukhan. Kasi puro sincere. Ano ito yung totoong feelings eh. No? Giging transparent kayo sa feelings nyo. Walang mahirap, walang mayaman, no? Ngayon, ang gusto niyan yung may balance, no? Okay, let's see kung ano mga susunod na mangyayari sa inyo ng person mo. Diba to? Hi, guys! Maalis din yung confusion, mawawala din yung confusion. Possible, yes, it's your person's energy na na-confused siya eh. Magkakaroon din siya ng clarity, guys. Parang na-stuck siya. Parang, yun nga, yun na parang unable to make a move or parang unable to take action na parang nakatali siya. So, magkakaroon din siya ng freedom. Karoon din siya ng clarity. Kalayaan, no? Makita niya din yung
that you are the one, na ikaw yung soulmate niya, na ikaw yung persona para sa kanya, na mahal ka niya. So possible ipaglalaban ka nitong person na to. Soon. Magkakaroon ulit na nga parang union. Magkalapit ulit yung loob yung dalawa, magkalapit kayo ulit ng person na to. So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun, ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.